Isa ka rin bang magulang na hindi alam ang isasagot sa mga anak mong millennial kapag nagtanong sila tungkol sa rehimeng Marcos at kung bakit nga ba nagkaroon ng martial law? 1965, nang naihalal ang 10th presidente ng Republika ng Pilipinas na si Ferdinand Edralin Marcos. At noong 1969, sa 2nd termino, muli siyang naihalal bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sa kanyang pamumuno, pinalakas niya ang industrialisasyon, edukasyon, at ang agrikultura. Sa panahon niya, maraming naipatay yung infrastruktura katulad ng DICC, CCP, mga ospital, LRT, San Juanico Bridge, South and North Luzon Superhighway, 38 hydroelectric dams, irrigations, at marami pang iba. Kasama na rin dito ang Bataan Nuclear Power Plant na hindi pa rin napapakinabangan hanggang ngayon. Pero bakit nga ba siya nag-proclaim ng martial law noong September 23, 1972? I have proclaimed martial law. Ngunit noong January 20, 1981, tinapos niya rin ang martial law. It is now time to terminate martial law. Pakinggan natin ang kwento ni General Victor Corpus, graduate ng PMA at dating naging kalaban ng gobyerno, sumanib sa CPP-NPA na pinamumunuan ni Joma Sison. Siya ang officer of the day noon sa PMA at ikinuwento niya kung paano siya nakipagsabuatan sa mga NPA upang lusubin at ilabas ang mga armas sa loob ng PMA Armory. Yung raid sa Philippine Military Academy Armory, mga 43 firearms yun. Kasama ko noon, Kamar Singh, Kanik, Commander Pusa, siya yung nakakaalam ng Plaza Miranda bombing. Puro mga rebelde to. Miyembro din siya ng Kabataang Makabayan, isang youth organization noon ng Communist Party. Isiniwalat din niya kung sino ang mga nasa likod ng Plaza Miranda bombing. Plaza Miranda bombing. Si Joma yung nagle-lecture. Teorya ni Joma, we don't have to wait for these revolutionary leaps in the process of historical development. But we can create the situation ourselves. The Liberal Party and the Nationalist Party. So kung pag-awayin natin, it will benefit the revolution as a whole. Supposing may mangyaring incident sa isang yung meeting de avance ng isang partido, mag-aaway yung dalawa. The Liberal Party will accuse the Nationalista. Nationalista Party naman will adopt repressive measures against the Communist Party because tayong i-blame niyan. The greater the repression by the government, dadami ang rebelde. At that time, mga siyam na squad lang kami. Involved din kasi ako dun sa smuggling ng firearms from China. One, isang grupo ng mga Pilipino ang pinadala sa China ng Communist Party of the Philippines o CPP. Inatasan ni Joma Sison, chairman ng CPP, si Ricardo Malay na sumama sa sensitibong misyon. So nagpunta kami sa China with that for that purpose to principally to get military aid from China. So si Joma envisioned the Philippine Revolution to be somewhat like Vietnam. Doon, ang method was shipment sa South China Sea. Malaki ito kasi this marked the first time that China shipped weapons to the Philippine Maoist insurgency. Yung team ni Vic Corpus, which was the NPA team that was to receive the weapons. Ako yung sasalubong ng mga armas. Intercept yung firearms from Karagatan. Parating yung armas, 2,200. Pero ang problema, walang hahawak ng armas. Walang sundalo. At yun nga ang nangyari. Nung after the Plaza Miranda bombing, anong nangyari? The suspension of the writ of habeas corpus. Dahil sa Plaza Miranda bombing, sinuspindin niya ang writ of habeas corpus. Ibig sabihin, pwede na nilang hulihin lahat ng pinaghihinalaan kasangkot sa bombing o lumalaban sa gobyerno. Even Edgar Hobson, a moderate, sumama sa Communist Party. Plaza Miranda bombing. Nangyari yung teorya ni Joma. That is the brilliance of Joma. Si Joma Sison ang founder ng Communist Party of the Philippines. Ikinulong noong panahon ni Marcos at pinalaya ni Corazon Aquino pagkatapos ng EDSA One People Power. Siya ay in-exile sa Netherlands noong late 80s. Tungkol naman sa Plaza Miranda, sa palagi ko si Marcos ang gumawa niyan, isang elemento ng kanyang paghahanda para magpataw ng martial law. Didn't proclaim martial law alone.
It is made to appear as if I just signed the decree and said, I impose martial law on each and every one of you. No. I ask the legislature to please pass a law proclaiming martial law because there was anarchy in the country. So tama si Marcos, kayo nga. Yeah. Mali yung Liberal Party yes. na si Marcos. Yes. Sa kabila ng naudlot na misyon ng MV Karagatan, kasama ito sa mas malawak na plano ng mga komunista na udyukin si Marcos na maging mas marahas at dumami ang katulad ni Victor Corpus, mga nasyonalistang sasali sa NPA. Ay nagbababa sila ng arms. Tinoy-over namin yung ship. Ang grupo ni Aglipa. Ang kanilang kalaban, ang dati niyang instructor sa PMA, si Victor Corpus. The significance of that incident, kung hindi nasubko yun, siguro mas marami tayong problema ngayon sa insurgency or kung nagtagumpay sila, ay iba ng klaseng gobyerno tayo. Kung naging matagumpay itong misyon ng MV Karagatan at nakuha nyo lahat ng mga barel na ibinaba dyan at dumami yung mga NPA na may mga barel, no? Ano kaya ang nangyari, no? Palagay ko na bago ang kasaysayan ng Pilipinas. Noong 1976 nang sumuko sa gobyerno si Victor Corpus, kasama niyang na-detain sina Dante Buscaino, Joma Sison, at Ninoy Aquino. So doon ako sinama. We were tried by the military tribunal, military commission number 1. Sentenced to death by musketry. Nakasakit si Ninoy, pinadala, pinagamot sa Amerika. Eh nung gusto na niyang bumalik, sinasabihan siya, huwag nang bumalik. But he was insistent. The Supreme Court at the time affirmed our death sentence will be shot legally. Palagay ko, kung ganun ang nangyari, hindi nangyari yung EDSA. Dahil may legal basis eh. I am returning to the Philippines because my country is now in crisis so that I can help reorganize the opposition in my country. And if Mr. Marcos calls an election in 1984, the opposition will be ready to meet the challenge. You have to be very ready with your hand camera because this action can become very fast. Yes. In a matter of 3-4 minutes, it could be all over, you know. And I may not be able to talk to you again after this. Siguro may ibang mga nagplano na tinira na lang siya sa tarmac. Ang lalaki ang pinaghinalaan noon na pumatay kay Ninoy. Una dito ay si Rolando Galma na pinaghinala ang hitman ng mga komunista. Binaril din siya na 16 na beses pagkatapos bumagsak ni Ninoy Aquino. Pangalawa ay si Rogelio Moreno na katalaga para sa seguridad ni Ninoy Aquino. Noong 1985, ayon sa Sandigang Bayan, pinawalang sala si Rogelio Moreno, mga sundalo at mga kapulisan na kasangkot at napagbintangan sa pagkamatay ni Ninoy. Ayon sa Sandigang Bayan, si Galman ay inupahan ng mga komunista upang patayin si Ninoy. Taong 1986 sa pag-upo ni Cory Aquino, pinabuksan muli ng Supreme Court ang kaso at napatunayan sa forensic evidence na hindi si Galman ang pumatay kay Ninoy. Nahatulan ang habang buhay na pagkabilanggo si Rogelio Moreno at 15 pang mga kasangkot. Taong 2009 nang pinalaya si Rogelio Moreno. Di ko nakita mismo kasi dito dumaan sa likod ko eh. Nakita ko na lang nung pumutok na yun. We have been talking about assassination plots. Perhaps we should go back to the period before martial law was proclaimed in 1972. There were 7 attempts at assassination against the president. There was an attempt to kill the Minister of Defense in broad daylight. There was an attempt to kidnap the American ambassador and burn the American embassy. And was an attempt to kidnap the foreign minister of the Philippines, etc., etc. Bombing of City Hall, bombing of the Constitutional Convention, and parades and demonstrations in the streets proclaiming that the subversives would take over the government. They are opening the gates for an infiltration by the subversives and terrorists into their ranks.
And I have no doubt that this has happened. There are several types of subversive terrorists in our country. There are MNLF, NPA, there is the new Communist Party under Prudente, then there are the professional killers hired by several groups, including civilians. This time we disregarded it. We refused to dignify rumors and suspicions, even if they were printed or broadcast by the foreign media. And such a thing like, for instance, the suggestion that the President and First Lady had anything to do with the killing of Aquino. We refused to say anything about it. But the black propaganda worked. Some of our people began to suspect. November 3, 1985, inanunsyo ni Presidente Marcos na magkakaroon ng snap election sa February 7, 1986. Tumakbo din sa pagka-presidente ang byuda ni Benigno Aquino na si Corazon Aquino. Si Presidente Marcos ang iproklamang panalo sa halalang iyon. Ferdinand E. Marcos as the duly elected president. Dahil di umano sa hindi nagustuhan ng mga Amerikano ang usaping base militar, sinuportahan nila ang pagbagsak ni Marcos. It's too dicey in the Philippines and that the United States ought to think about putting its bases elsewhere. You take that seriously? I take it seriously and we would not stop you if you want to get out of the Philippines. You think that Subic and Clark can be replaced? You will not be able to find any replacement of Subic and Clark, but you are free to get out anytime you think it wise to do so. Ni-reduce yan from 155,000 to 10,000 hectares. At yung 10,000 na lang, yun na lang ang babayaran nila, Renata. Ayaw yon. Isa yan sa mga kondisyon na sinabi nga nitong si Philip Habib. Siya si Miss Rita Gadi. Siya ay isang poet, journalist, at dating alam editor-in-chief nila ng Philippine Chronicles. Ngunit, yun na nga, kailangan ba siguro nila na yung gusto nilang mangyari dito sa Pilipinas, yun ang masusunod. Ilalabas namin na nandaya ka, hindi ka nararapat maging presidente dyan. Tumataas na yung boses ko. Parang naaalala ko kasi yung nangyari 34 years. Pagpaumanin ninyo, alam nyo ko nung sinagot ni President Marcos sa akin, Mr. Ambassador, you cannot tell me how to run my country better than I can. Yung pangalan na yan, Philip Habib. Isa yan sa grupo nito na sinasabi ko nga politicians, bureaucrats, journalists who joined forces to get rid of Marcos. Warren Hugh ang nagsulat nito dyan sa Washington. Sinulat niya ito, March 17, 1986. That's the other side of it. Samantalang tumiwalag naman sa administrasyong Marcos sina Vice Chief of Staff ng AFP na si Fidel V. Ramos na pinsan ni Marcos. Juan Ponce Enrile na Minister of Justice. Nanawagan sila na bumaba na sa posisyon si Marcos at pinaniniwalaan din nilang ang nanalo sa halalan ay si Corazon Aquino. February 9, 1986, isa sa mga naging mitya ng People's Power Revolution ay ang 35 COMELEC computer programmers na nag-walk out sa dahilang di umano ay may lantarang pandaraya. And I know it for a fact that there had been some anomalies committed during the election. Umere rin sa Radyo Veritas si Jaime Cardinal Sin upang suportahan ng mga tao ang pag-aklas ni Enrile Aquinos. Have appealed for food and expressions of support. Bisang dumami ang mga tao sa Camp Crame, dumagsa din ang pagkain bilang suporta para sa mga militar. Kwentuhin ko rin si Jaime Cardinal Vidal. Nung siya ay sinabihan ng Papa, ikaw ay papangalanan namin Cardinal. Ceremony sa Roma ito ginagawa. Lumapit siya kay Mrs. Marcos. Sabi niya, kailangan ko ng singsing, kailangan ko ng bagong damit, kailangan ko ng ganito, etc., etc. In other words, humingi ng tulong. Sabi niya, yung aking tiyo, yung kapatid ko, yung aking pinsan, yung ano ganito, sana makasama sila. Lahat yan, tinulong ni Mrs. Marcos. The Philippine government chartered a flight to bring nuns and priests and other members of the clergy para makawitness nung installation ni Jaime Cardinal Vidal. Yung kanyang mga kamag-anak, lahat sila sinama sa Roma for the installation. Less than a year after, nung pumunta si Mrs. Marcos doon sa Cebu para sabihin nga kay Cardinal Vidal na si President Marcos kandidato, hindi siya hinarap. At doon nagtago si Mrs. Aquino, naalala ninyo na nagkaroon ng breakaway si Enrile. That's the other side of EDSA. Yun si Jaime Cardinal Luda. February 22, 1986, dumagsa na nga ang mga tao sa EDSA. At simula,
na ng People's Power Revolution o EDSA 1. Nanawagan sila na bumaba na si Marcos bilang pagkapangulo ng Pilipinas. Nawagan din si Marcos na itigilan ni Enrile at ni Ramos ang kanilang ginagawa, ngunit sila ay nanindigan. I understand you give them orders to wait. And I told them to wait because... There are many civilians near our troops and we cannot keep on withdrawing. They asked us to withdraw yesterday. When I talked to Mr. Enrile, he said, you talk to you, we withdraw a little. My order is to disperse the crowd. We cannot withdraw all the time, Mr. President. Without shooting them. No, hold on. You disperse the crowd without shooting them. Ayon sa mga balita, milyong-milyong tao daw ang lumahok sa EDSA 1. Million. Pero yung magbulakrami hanggang dyan sa corner ng Ortigas at ng corner ng White Plains Avenue, ang magkakasya lang dyan between 200,000 to 300,000 if you're packed like sardines. Yun sana kadami. And that is the representative of the majority, 24. Dumating dito sa Paul Laksal. Doon pa sinabi na ni Paul Laksal na kailangan doon umalis ka na, lumabas ka na ng Pilipinas sapagkat kailangan talaga na maglalagay na ng panibagong parang council or whatever kasi Washington is not happy with it. Sabi nga, I will not leave my country. Nung sinabi niya yon, ala, binomba kami sa Malacanang. Two bombs fell Malacanang. At pagkatapos, may lumabas na telex. At sinabi ng telex, this is unsigned, pero galing sa American Embassy. So sabi nga dun sa telex na yan, ikaw Marcos, malapit na yung crowd na yan sa EDSA, papunta na yan dyan sa Malacanang. Hindi pa, but it was not true. Lumalaki pa lang yung crowd in EDSA, pero sinabi na ng telex yan. That is why you could see the maneuvering from the American side. Okay, ang sabi nila, if you will try to defend yourself and shoot at any one of them, may isa lang matumba dyan, we will send the Marines. Yung buong conversation kay Marcos, the first time we told Marcos to leave, and the second time we said, cut and cut clean, and Marcos said, okay, then I will request that I be transported to my home province in Ilocos. Kaya badiin na sinabi ni Laksal, he believed that he would be transported to his home province in Ilocos Norte, sa Paway. Corey said, nung nag-meeting sila Corey at saka ni General Ramos, I want him out of the Philippines. Una-unahang pagkakataon ng kasaysayan ng Pilipinas, dalawang presidente ang sabay na nanumpa, si Cory Aquino sa Club Filipino at si Marcos naman sa Malacanang. Alas 7 ng gabi ng araw ding iyon, tuluyan ang pumayag si Presidente Marcos na umalis sa Malacanang. Pumayag ang presidente na umalis ng Malacanang sa usapang dadalhin siya sa kanyang hometown sa Ilocos Norte. Lula ng helicopter ng Amerika, ang buong pamilya Marcos ay dinala sa Clark Air Base. At mula roon, diniretso ang buong pamilya papunta sa Hawaii. At tuluyan ang nilusob ng mga supporters ng noon ay bagong presidenteng Cory Aquino ang Malacanang. At noong February 26 ay tuluyan nang inilipad ang buong pamilyang Marcos sa Honolulu, Hawaii. I do not intend to return to the Philippines unless I am needed there. If my return will start a civil war, the answer is no. So, nangyari yung EDSA. Nakalimutan na yung death sentence namin. Dahil patay na si Ninoy. After the EDSA, pinawalan na kami. Since the Cory administration, lumakas ang NPA. Kasi yung panahon ni Marcos, malapit na kami bumagsak noon . Mas marami ang pinatay ng NPA na mahirap na mamayan kaysa yung napatay ng mga AFP noon. Ang napapalabas, parang ang AFP ang nagkakamali. Pero if you look at the data, mas maraming pinatay ng NPA. Even missionaries, priests. Bago mag-martial law, noon ay kasagsagan ng communist movement. Ngayon, kung hindi idineklara ni Presidente Marcos ang martial law dito sa ating bansa, marahil ngayon ang naghahari sa atin, Jose Maria Sison. At tayo ay naging kagaya ng Cuba at North Korea. Yan ang pinakamalaking legacy niya sapagkat pinigil niya ang pagiging komunista ng Pilipinas. The NPA, okay, was the reason at naniniwala ako sa ngayon na yung aming kagagawan ay rason para mag-declare ng martial. Pupumbirdugo ba si Apo? Lahat dapat ng NPA, lahat dapat ng mga nag-rally-rally na sumisigaw ng revolusyon, dapat pinagpapapatay na ni Marcos kung siya ang verdugo.
Alam mo kung sino humuli sa akin at doktor sa akin? Metro PC. Sino bang boss na? Si FBR. 7,500 lang ito na yan. Pero ang claimant ngayon, 100,000 na. Nagpalista na ang mga nainitan. Sino bang hindi ayaw magpalista kung tatanggap ka ng 1 million? Doon sa lista-lista na yun, sino kayo yung broker? Kaya na hindi nila tinatantan ang si Mark dahil sa pera. Dahil pag nawala na yung isyong Marcos, baka makalibutan na yan yung isyong claim. I was involved in many anti-Marcos laws. I was also appointed to government by Consorcio Aquino. The programs of Marcos were more faithful to the goals of our constitution, our people, our nation. Naging sekretaryo ko ni late Senator Rojas, tatay ni Marawas. So nasa inner circle meetings ako, biglang narinig ko, ano Brad, sabi ni Salongo kay Jerry Rojas, mukhang si Ninoy kasama doon sa Plaza Miranda. So this is a personal inside story ko na nag-uusap yung mga biktima ng Plaza Miranda. Hindi pa nila kinikwento sa publiko, pero sila mismo nagdududa. Bakit wala si Ninoy doon? Ano? Bakit naka-flak jacket siya when he arrived? Nung naka-tihaya na ang mga tao, nagdadrama na siya sa media. Salonga, in his book, in the 1990s na, mid-1990s, sinabi niya sa libro, sila Joma, season na may gawin ito. And it was a very brilliant move. Ang daling talaga. Pero supportado ng mainstream media. Si Marcos. Plaza Miranda is a very important case. Jabita Massacre is a very important case where a whole nation and a whole world can be fooled by media, by so-called historians ng Amerika, na supportado ng Amerika. Nation can be manipulated by media, by disinformation, misinformation. Mahirap umamin ng mali. Lalo-lalo na yung mga may interest ay talagang hindi bibigay yan. Libro ni Louis Glick na CIA Station Chief sa Maynila dati. Sabi niya sa libro, nag-apply daw na maging CIA sa kanya, si Ninoy. Nung pakawalan ni Cory lahat ng political prisoners, syempre, fuck up, cover ng cover. Sinundan namin yung si Joma, tsaka si Commander Dante, all the way from where they were released, sa kampo, papunta sa temporary presidential office sa Makati. Nandun si Cory, si Sagisag, si Joker, si Doña Aurora, tapos yung dalawang bagong release. Sabi ni Joma, karampatan, and this is all on videotape. Nandun ngayon sa ABS-CBN library. Sabi ni Joma, karampatan lang daw na isang Aquino ang magpalaya sa kanila dahil hindi sila magkakakilala, hindi dahil kay Senador Aquino. Sabi daw sa kanya ni Ninoy, ikaw Joma, puro kalaway, wala ka namang armas, paano mo mapapalitan ng gobyerno? At sinabi naman daw ni Ninoy kay Dante na, ikaw sugod ka ng sugod, putok ka ng putok, wala ka namang ideology. Kaya daw ginawa ni Ninoy, isang araw, pinagtagpo sila sa bahay ni Ninoy sa hasyenda. At doon, in the words of Joma, doon ipinanganak ang CPP-NPA. Nung mahuli si Ninoy after martial law was declared, lahat ng tao nagsasabi violation of human rights. And he was charged with all kinds of stuff, including his involvement with CPP-NPA. We should legalize the Communist Party of the Philippines, and the New People's Army has been instrumental in many social changes in our country. Knew what was going on in the Marcos administration and regime. The largest single base of CIA's is in the Philippines. There wasn't anything that the Marcoses did that the CIA didn't know about. And you know, I found out as I went into this case and listened to the evidence that there wasn't really any evidence that Mr. Marcos was a crook. There wasn't any evidence that he violated any of the laws. The government brought over here witness after witness, 95 witnesses, and showered this court with 300,000 documents. And they had the PCGG, who could do whatever they wanted to with witnesses. You're saying the Philippines. No evidence of any violation of the laws by Mr. Marcos himself. You're saying the Philippines was like a CIA base?
CIA. There were more. I'm told there are more CIA people in the Philippines than there are in any other, there were at that time than any other place in the world. That the president that succeeded your dad did not know anything about governance. History was totally distorted to favor one group. Little by little, the truth will come out. I'm glad that you have asked me to join this conversation so that at least we can somehow correct the distortions of history. Explicitly, in just these many words, I will support the Aquino government to prevent any adventurism or prevent any attempt at a takeover by the communists. I am against violence. I don't intend to use violence or to take over the government of Wanda Aquino. There is no reason why she should fear me. Mother is dead and I would like to go home. At noong September 28, 1989, siya ay pumanaw sa Honolulu, Hawaii dahil sa komplikasyon ng sakit na lupus. His wish to be buried and led to rest in peace in his motherland. Maring tinutulan ni Cory Aquino at ng apat na sumunod na pangulo ng Pilipinas nito upang makauwi ang bangkay ni Marcos at mailibing sa libingan ng mga bayani. Si Pangulong Duterte lamang ang pumayag na ilibing siya sa libingan ng mga bayani. At noong November 18, 2016, tuloy na nga nailibing ang dating Presidente Marcos sa libingan ng mga bayani. Nasa hanggang sa huli ay tutol pa rin ang kanyang pinsan na dating Pangulo ng Pilipinas na si Fidel V. Ramos. There was advanced planning, call it connivance, led by the Marcos family together with local police and AFP officials. Pinili ng pamilyang Marcos na maging privado ang paghatid sa huling hantungan ng kanilang ama. Sa karwaheng puno ng bulaklak, nakasakay ang labi ng dating Presidente Marcos. Ang mga tauhan ng AFP ang kasabay na naghatid sa kanyang puntod. Sunod naman sa karwahe, ang kanyang asawa, mga anak at mga apo.